D plus 4 na yun nung madaling araw na may bagong mission na ayun na yung papuntang Mango Drive na yun. So madaling araw na yun, pinasok namin yung kasama with second SRC tsaka first SRC. So na-compose kami doon ng apat na section. So proceed kami doon, pinasok namin yung butas na pinutasan ng LRC nung nakarang araw pa, na may naka security naman na 30 second IB doon doon sa nadaan namin hanggang doon sa binutasan lang. So pagpasok namin doon sa loob is puro karamihan mga nasusunog pa nga yung bahay. Naalala ko nung madaling araw na yun. So pasok kami lahat doon. Nakapasok namin sa butas lahat. Ang second is RC dito sa left side. Ang first is RC is dito sa right side. So naka-pile kami doon habang nag-move. So hanggang sa ginapang namin, ginapang hanggang maabot namin yung naka-proceed kami dun sa hanggang sa maka-proceed kami dun na hindi pa kami nako-compromise. Ano ka na nun? Team member ka pa rin? Bali, dun pa rin ako sa team member pa rin ako dun sa that time, team member pa rin ako. So, sumusunod pa rin ako dun sa sa tropa. So pagdating doon sa Juan, sa edge ng Mango Drive na yun, kung saan yung road na purok road na yun. Kasi naka-proceed kami doon na wala pang, hindi pa kami nako-compromise. Hanggang sa inabot kami ng liwanag din. So decision, nagkuhan sila yung mga officers namin doon with second SRC na officers, na plano sila paano gagawin. Yung sa nag-decide si CEO ko na yung platoon ni yung section ni Sir Bauding na yung sa edge nung Mango Drive niyan is pumasok sila doon mga almost 5 meters lang yung inaagwat nila doon sa amin. Doon na nagkameron na ng one bar fight nga sa doon na hindi mo na lang kung saan nanggagaling yung putok doon. Nga sa did yung private namin at saka si CEO, na-wounded sila. So doon, nag-assist muna ako doon sa nag-assist muna ako doon kay CEO. As for kay CEO na in-applyan ko siya ng first aid. Commanding officer ko. So hindi ko man nakikita siya na parang mag-give up na siya o ano, kahit na sugatan na siya. Doon pa rin yung lakas ng loob niya. Kaya hindi ka madadamay sa mga sa upang hinaan ka ng loob. Doon pa rin yung baga, hindi ka bibigay kasi nakikita mo doon sa tropa tsaka doon sa commanding officer ko na baga, hindi siya nagpapakita kung kinakabahan man siya, hindi siya nagpapakita ng na panghihinaan din ng loob yung mga tao niya. So okay, na-apply na ng first aid. So okay na. Nag-take over lang muna kami habang diretso pa rin yung parfight. Ngayon sa niya, pinatawag uli niya ako na kung naman ako, hanap na naman ako ng mga position kung saan ako pupunta. Ngayon sa
Hanggang sa nag-decide si commanding officer ko na pinaproceed ako dun sa grupo ni First Lieutenant Bauding, yung tatong leader ng Section 3. Bakit na naman kaya? Ba't ikaw na naman napili? Dahil siguro nara doon sa kasi ako lang yung may daladala na kwan na siguro inaasahan nila na kwan yung sniper rifle na daladala ko na siguro na mas makaka-penetrate kami kung makikita namin sila. So pinaproceed naman ako doon sa unknown building na doon sa area na yun is siya yung pinakamataas na building doon sa squatter area na yun. Hindi mo naman kasi sabihing squatter area si ano kung squatter area yung mga parang barong-barong na karamihan doon. Yun doon, squatter area pero malalaking bahay, mga simento yung bahay doon pero magkakadikit lang talaga. Talagang tao lang yung makakadaan doon sa mga eskinito talaga. So proceed kami doon, pinakit ako habang nagpaparfight yung under ni President Bauding, ni platoon leader ng Section 3. Nag-akit ako doon sa second floor. Proceed ako doon. So, dinikit ako doon sa kabilang kwarto, doon sa pangatlong kwarto, doon sa right side. Kung saan makikita mo yung building na, yung objective na T20 at saka T8. Saka yung nasa between ng T20 at saka T8. Ando doon siya. So doon talaga sa second floor niyon makikita mo talaga yung mga kalaban na tumatakbo doon sa bubong at saka doon sa mga eskinita. Ayun, hanggang sa makita na naman ng tropa na tumatakbo sa bubong, volume fire, hanggang sa makita ko na naman yung kalaban doon sa pagsilip ko is gan, nakita ko yung kalaban. So, nag-release ako doon. Pinututukan ko siya ng nag-release ako. Bagsak siya doon sa may, siguro mga almost, kunyan eh, almost 100 meters yung pinustuhan niya. Yes, sir. Yung bakante na open na yun, yung pag, hindi ka pwedeng basta lang lalakad doon. Kailangan talaga tatakbo ka doon. October par. So, bang pagbilang mo ng 1, 2, 3, release yung second SRC para hindi sila makaswalti dun pag dumaan. So, cover par yung tropa, takbo yung one, yung second SRC. Matapos nun, siguro mga apat-apat sila, mga limang grupo din yun na release na yun dun. Yung nag-decide naman ako na apat-apat lang talaga ang tatakbo kasi para maiwasan natin yung casualty. Kaya decision ako na doon na sa pag-release pa lang is hindi sila masaktan. So, after noon, ma-release na lahat, kami yung pinakahuli na umalis doon sa area. Minsan may nalaglag pa nga ng magazine at saka battery ng radio yung tropa doon sa dadaanan yun. Dinampot ko yun ang pagdaan ko. So okay na lahat yung safety. Doon kami sa pinagtulugan namin. Doon na yung wedge second SRC. Doon kami lahat. So consolidate kami doon sa area na yun. Yung kung saan yung unang step ng papuntang Mango Drive at saka yung papuntang Illustre Drive. So doon kami consolidate. So nagpalipas na naman kami ng isang gabi na naman doon. So yung sumunod na araw na naman, so nagplano na naman. Mayroon na naman ibang plano. Yung Illustre Drive, wala naman kami doon. Nag-skirmish na naman kami doon. Nag-line kami doon, line. Kaya ang movement namin is yung kami, yung second SRC plus yung first SRC. Kaya naka-line kami doon sa Illustre Drive na yon.
Umaga, abante kami. Dahan-dahan, abante kami doon. With, yun, with buluman yung sniper ng scout sniper. Pero doon sila sa mga building na nakapwesto sila doon sa taas. Ano eh, pa na noon? Sa command group ka pa rin? Bali, doon pa rin ako sa team member pa rin ako doon. Baga binubunan, hinihiram lang nila ako doon sa pag mga may lalakaran yung isang grupo, yung lalo na yung kay Sir Bowding. Hinihiram lang niya ako. Sa sniper, sa pagiging sniper? Bali, hindi na naging sniper yung posisyon ko doon sa that time. Kasi wala na, hindi mo na masilip yung one, dahil dikit-dikit na yung mga bahay, kumbaga yung kalaban, doon na naglalaro sa mga eskinita. So, walang nangyari doon is, wala, kumbaga, sama-sama pa ako sa kanila, paano maka-advantage kami. So, yung time yung sa Listro Drive noon, I remember na, kumbaga, nag-clearing kami doon, clearing. So, yun na, hanggang sa makarating na naman kami doon sa kabilang kuan na walang nangyaring parfight. Nakarating na naman kami doon sa nangyari na naman kami doon sa eskinita na yon, hindi ko alam. I don't know kung anong pangalan nung daan na yon. Pero nakatapat siya doon sa may malaking eskwelahan ng Santa Catalina. Ano ko, National High School ata yun, o elementary school yun. So, doon na naman kami. Hanggang doon lang muna yung lowa namin. Yung time na yun, so, doon kami nagkwan. Doon kami na... doon na naman kami, ang plano, doon na naman kami magpahinga habang nagsi-security kami doon sa kwan. So, nag-proceed kami nung commander officer ko dun sa may eskwelahan. Nahanap kami ng pwesto kung saan maganda na makikita namin o yung kalaban ko saan kami makaka-observe. Pero yung eskwelahan nun is, wala kami mapwestuhan ng maganda. Kasi hindi mo makita yung mga eskinita dun. Ando dun yung mga taga 30 second, security sila dun. So, sabi ko sa CEO ko na negative, sir. So, balik kami dun sa eskinita na yun. Yung kung sako pa rin ng Listo Drive yun. So, noong time yun, nagpalipas kami dun ng isang gabi. So, sinabukasan na naman. Clearing na naman. Clearing. Matapos yung ano yun, matapos na naman yung pag-clear doon sa mga bahay-bahay, clearing doon. So, inabot na naman ng hapon na walang parfight. May mga pumuputok-putok lang doon sa unahan namin, pero hindi ka na madistract kasi parang normal na lang sa'yo doon na kwan. Ilang days na rin yung nakaraan eh. Naging normal na sa'yo yung mga putok-putok na yun. So, doon na naman, pahinga kami uli ng palipas ulit isang gabi hanggang sa kinabukasan, yung harapan na naman namin yung i-clear namin. Pero hanggang sa nag-proceed kami doon sa, pagkatapos na hanggang sa nag-proceed kami doon sa area ng LRB, kung saan nakatisipi yung LRB. Doon lang din sa unahan namin. So, nalapit doon sa may lawa. Ano doon na yung mga simba. Tsaka yung scorpion, yung tangke na malakas sumabog. So, proceed kami doon. Hanggang sa makarating kami doon sa area ng PCP ng LRB. Tapos, combination na rin ng kwan. Doon na rin napunta yung PCP ng 1st SRB. Doon kami lahat sa compound, yung 2nd SRC tsaka 1st SRC. Doon kami sa compound na yung malaking compound siya, na may mga bakod na mataas. So, doon kami. Nagantay kami hanggang sa dumating na yung mag-aagaw dilim. May dumating na
nakuhan yung gas mask. Gas mask at saka yung hindi at no doon sa tawag doon sa baril ng tear gas na yun, na ang laman niya is ewan ko kung 6 o 8 yata yung pwede mong i-load doon sa parang 38 siya, pero ang ibinabala mo lang ay tear gas talaga, malaki talaga, napakalaki. Baga, bigat pa lang niya is hindi ka na magiging komportable. So, naghahanap sila kung sinong mag-ooperate nun. So, narinig ko na naman is yung pangalan ko na naman. So, hindi ko, i-grab ko pa rin. Kahit hindi ko alam kung kasi ngayon na ako makaka-operate nung tear gas nun eh. So, ikaw na naman? Bakit ikaw na naman? Hindi ko iniisip kung bakit ako na naman. So, sige, okay lang sa akin. Gamitin ko na naman yung binigay na para makatulong doon sa tropa. May gas mask kami, tsaka yung baril na malaki yung para sa tear gas. So, pag gabi ngayon, pinalipas lang yung overnight na yun. So, kinabukasan, madaling araw, may puro magliwanag. So, ang plan is papasok na kami dun sa area. Dun sa mga, yun na yun yung mga target dun na talagang malalakas. Hindi mo nagamit pa yung tear gas na ako? Yun pa lang yung time na gagamitin namin yun. Ako na may dala nun. Ako na naka-MR dun sa tear gas na yun. Daladala ko na siya. Bali, dalawa na yung gamit ko doon, yung tear gas tsaka yung rifle ko. So, nung umaga ngayon, so po-proceed na sana kami doon sa one. Pagdating namin doon sa una namin, nandoon pala yung isang, kumbaga yung LRB na doon sa, mga 5 meters lang doon sa tinulugan namin, nandoon yung LRB sa isang compound naman doon. So, nag-standby kami doon. Plano muna, plano uli. May plano naman. Hanggang sa inabot din kami ng mga maglalan sa pag-antay namin ng instruction. Kasi yung LRB, pumasok na dun sa papasukan namin. Kumbaga yung bumubutas na naman sila dun sa area na papasukan namin. Yung hindi ko lang matanda kung anong target yun eh. Basta yung makikita mo sa mapa, dilaw na bahay siya na hanggang doon lang muna. Magbubutas yung LRB doon sa right side noon. Tapos, yung after lunch, is nag-proceed na kami. Pinapasok na kami doon. Yung section ni Sir Bauding, yung platoon leader ng section 3. Nag-proceed na kami doon. Tapos, isinama ulit ako doon sa quad, doon sa section nila. Pasok kami doon sa loob hanggang sa ma-reach namin yung identifying mark na bahay, yung dilaw na bahay hanggang sa nakarating kami doon. Pagdating namin doon sa dilaw na bahay doon, naabutan namin yung grupo ng hindi ko alam kung swag ba yun o basta hindi sa unit namin. Merong isang grupo doon na siguro mga siyam lang sila. Hindi ko alam kung swag ba talaga sila o nabswag ba. So, pagdating namin doon, sa dalawang na bahay na yun, mga sunog na yung bahay doon, yung mga building na house, karamihan mga sunog na. Sabi, pagdating namin doon, nagtanong-tanong kami doon sa grupo na naabutan namin na anong sitwasyon yun sa harapan. So, sabi na is huwag magkumpiyansa kasi hindi nakalaban sa harapan lang natin. So,
5 meters na, mga pagitan lang sa mga pader na lang. So standby, take cover, kasi sabi nila ando dun lang yung kalaban, sabi nung grupo na yun. Pag habang nag-aantay kami ng mga kwan o nakikiramdam kami, ando dun yung na may puputok isa-isa, may sasabog. So hindi ka dapat nagkumpensa doon. Kaya cover muna kami habang nakikiramdam doon sa area. Hanggang sa gumagawa kami ng kwan na naghahanap kami ng butas kung saan makikita namin yung So nung time na doon kami sa dilaw na bahay na yun, yung section ni Sir Boding sa pretender ng section 3. So doon na niya ako pinapaalam na isa kay CEO namin na sinasama na niya ako doon. Doon na nagsisimula, na lagi na ako kasama. So doon ako sa section niya, floating ako doon sa kanila. Pagdating namin, naabutan namin doon yung akong grupo ng Nabsu yun, o sabi nila, Swagman. Sabi nila is huwag kami magkumpiyansa doon. So ang kalaban is andyan dyan lang sa harapan. Nung bumutok sila doon, tapos minsan may narinig pa ako ng 60 sa kalaban, 60. So balik na naman kami sa kwan hanggang sa si Sir Bodo, yung platoon leader ng section 3, tanong-tanong doon sa grupo na yun, kasi may officer doon na nagdala doon sa grupo na yun. So tanong-tanong doon, pero ako habang nag-aantay ako ng instruction doon kay platoon leader ng section 3, si Sir Bowding. So nakikita ko yung grupo ng swag na yan. Kasi doon sila, parang sumisilip-silip lang sa butas, sa mga eskinita doon. Parang encourage na naman akong makisilip doon sa kung ano yung sinisilip nila. Pagsilip ko doon sa eskinita na kasya lang isang tao, pagtingin ko, bilang pumasok sa isip ko, na yung building na sinasabi lang ando doon yung kalaban, na sabi lang huwag kayong magkumpiyansa, is pagtingin ko, sabi ko, parang nagkameron ng idea. Bumalik ako doon kay platoon leader namin ng section 3. Sabi, sir, sabi ko, ito naman yung pinasto natin, sir, nung parfight natin na building, yung second floor na yun. Sabi ko, dito tayo nang galing, sir. Dito rin ako na-wounded si CEO. Baga, parang sinasabi nila malakas yung kalaban doon. Yung palang malakas na sinasabing yun, is napustuhan na namin nung previous day na one park fight. So parang baga nagkameron ka na ng sigla yung loob, sabi ko parang hindi ka mag-hesitate na kung papasok ko doon o ano. Hanggang sa kinukwento ko na kay Sir Baudin, sir, sabi ko, hindi naman tayo napwesto ng kwan. Okay, hindi natin alam na yan na pala yung pinaka, sabi ni Sir Bodeng, hindi natin alam na yan na pala yung pinaka, isa sa pinakamalakas na posisyon ng kalaban na hindi nila iniiwan-iwan. Sabi ko, sir, sabi ko, kaya pala hindi nila iniiwan yan, sir. Kasi yung palang nakita ko doon sa mapa is yung binabagbaga namin is yun na pala yung target 11, tapos yung sa almost 50 meters is yung target yung T20 at saka T8 na at saka yung one yung between ng T8 niyan. Andoon yung mga lalakas na kung saan nadudoon yung pinakamaraming kalaban. So siyempre yung unang pasok pa namin yun kung saan KGK pa lang pinakamaraming kalaban. Yung laman ng KGK halos doon na rin nagpunta doon sa ayun yung area na yun, yung malalakas na yun, yung T11, T12, T6, T20, T8. Ayun, hindi ko pa alam yung, I don't know yung bang target. So,
pagdating doon, harang baga, sabi ko, napwesto na namin, kumbaga malalakasan ka na ng loob kasi pinanggalingan na namin yun kung saan matindi yung dinanas namin doon. So, maya-maya, nung bandang alauna o alas dos, nag-proceed yung one, yung grupo ng napsog ba yun? Yung bali siyam sila doon. Nag-proceed sila doon sa building na pinustihan namin. Naiwan kami doon sa pinustihan nila. Yung grupo na is nag-bybound sila doon, takbo sa pinustihan namin na building na may second floor. Kasi overlooking doon yung mga bahay na yun. Sa, pati yung target 11. Yung 220 at saka yung T8 is kitang-kita rin doon. So, na-encourage na naman ako kasi pinustuhan na namin is nauna pa silang pumwesto doon yung grupong yun. Nagpaalam ako kay Juan, nagpaalam na naman ako doon kay platoon leader namin na sir, pwestuhan ko yung pinanggalingan natin sir, may tropa naman na doon. Sabi niya, sige, magpabody ka lang. Doon nagpuputukan na Juan, doon na yung kalaban, ma-snipe ka doon. So, nayaya ko doon, yung bumadi sa akin eh, yung isang naglakas loob na bumadi sa akin, unang-una doon si Guando ng si Sergeant Armada. So, hindi ka ba natatakot na nabolunteer ka ng volunteer kung minsan malas yung nabobolunteer? O hindi ka ba papalugtan ng takot na? That time, na hindi ko mapasok sa isip ko yung mga negative ko eh. Basta ang pakiramdam ko is makaposition lang ako, maka-advantage lang kami ng magandang position is parang feeling is kung naka-secure kami doon. Mararamdaman naman natin kung pag kinabahan kay parang mawawala ka ng security noon. So ang feeling ko naman noon, pag ibubulong ako doon, makuha ko lang yung gusto kong puntahan, parang secure na ako doon, yun yung pakiramdam ko. Tapos ang ginagawa ko doon palagi is face the wall palagi. Kasi itong kung naka-face the wall ka, banatang ka man ng kalaban doon is huwag mo na isiput yung ulo mo doon sa mga cover mo. Safety ka na doon. Yun yung feeling ko palagi doon. So, hanggang sa nagsinyas ako doon sa grupo na nado doon na sa building yun. Kasi open yun siya eh. Open. Talagang left side, right side, tsaka yung front is open. Doon lang yung, kasi puro sunog na yun. So, sinyas ako doon sa kanila. Sabi ko, okay sa kanila. So, bumadi man sa akin yung team leader. So, nauna akong tumawid. Nagtawid ko, nakarating na ako doon sa, what? Nakarating ako doon sa building na yun. Sumunod yung team leader. May tawid doon yung team leader doon. So, paalam kami doon na sa yung grupo na yun, doon lang sa baba. Yung second floor, hindi nila pinestuhan yung second floor. Kumbaga, doon lang sila naka-intact yung grupo na yun. So, kumbaga, nakikiramdam lang sila doon. Hindi sila lumalabas. Kumbaga, doon lang talaga sa loob ng building yun sila sa ilalim. So, nagpaalam ko, sabi ko, akit ako doon sa itaas. Pero yung dadaan naman yung building, open kasi yung pinto kasi nasunog na siya. Tapos, bintana yung right side ng pinto na yun. So, ang sabi ni Juan, mayroong butas dyan, may resistance dyan sa Juan. So, hindi ako na hesitate doon na i-proceed ko pa rin yung gusto kong mangyari. Pag-akit ko doon sa building na yun, nakakit na ako kasama ko yung Juan. Hindi ko nadala yung Juan, yung baril na tear gas. So, nakita ko dun sa Juan, sabi ko, mas magandang heater gas dito yung mga tasitang kita na. So, na-request ko dun sa Juan, itong leader namin na kasama, na heater gas, dinala sa akin doon. So, yun na, naghanap ako ng pwesto doon, sa taas. Hindi ka na pwedeng pumasok doon sa mga tatlong kwarto eh. Kasi natabunan na ng kwan, kumbaga nagbagsakan yung mga yero doon sa dadaanan mo.
kung apakan mo yun is maririnig kita isi yung kalaban. Halos, nasa, almost 5 meters na lang, mga pader na lang yung mga bahay ng pagitan. Tapos open pa, may open na yung bubong. Bagsakan ka ng 2 or 3 doon, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo doon. So ang ginawa ko, hingi ako doon sa, kwan, hingi ako doon sa team leader na kasama ko ng martilyo. Yung hagda na yun, yung meron siyang pader na pwede mong butasin para makapasok ko doon sa kwarto na pinanggalingan namin nung mga nakarang araw pa. So, binigyan ng martilyo, binutas ko yung pwedeng makapasok lang isang tao. Butas ako doon para makadikit ako doon sa bintana uli kung saan ako nagpwesto ng mga previous bar fight. Pinasok ko doon. So, yun. Baino-baino ko doon, nakikita ko man yung naririnig ko sa radio ng mga target na kung saan na doon yung positive na kalaban. So, nirequest ko yung one, nirequest ko yung terrorist doon kaysa dinala sa akin. So, bago ako magputok, hingi muna ako ng advice ng son. So, ang sumasagot na sa akin is si Bravo 6 na, si Battalion Commander. Sige, kung nakikita mo yung T20 at saka yung T8 na yan is, kwan mo, bagsakan mo ng kwan. So, kwan. So, pag putok, ang pumapasok sa isip ko is pag pumutok ako, is ang impact ng usok doon lang sa kwan. So, nakalimutan kong ikabit yung gas mask before ako pumutok. Na tear gas na talaga? Na tear gas na. So pagputok ko doon sa tear gas na yun, hit yung one, yung T20, umusok din doon sa baril. So namagagad yung dito ko, tsaka sumikip ko. Iniwan ko muna doon sa one, tapos bumalik ako doon sa may hagdan. Tapos, naikon ako, inom tubig. Tapos, one. Punas ng towel na nasa kwan at namaga yung mata ko. So, relax mo na, relax doon sa may hagdan na pinupusta namin kung saan na yun yung pinaka-advantage position namin na makakover kami, hindi kami makita ng kalaban kung magputukan man. So, kwan ulit. Nung time na yun, tawag ulit si Kwan, si Battalion Commander. Sabi niya ano na kwan, na-hit mo yung T20 niya. Sir, sa pool sir, pumasok dun sa T20. Saan mo kwan? Sa first floor, second floor? Ako sa second floor sir kasi yung first floor hindi makita. Kasi, yung kalaban, literally sabi niya dun sa first floor sigurado yan. Sabi niya, barata muli. Sabi ko sir, hindi makita yung kwan. Sige, pinabarata naman yung isa, yung T8. Ayun. Kaya lang, yung gilid na naman namin doon sa baba namin, yung 5 meters is nangulit na naman. Doon na naman sila binagbagbag na naman ng 60 doon sa kwan, doon sa baba. So, pinaproceed sa amin yung isang 60 gunner, pinabody doon sa akin. Dali tatlo na kami doon sa ibabaw. So, nung nasa ibabaw kayo, anong trabaho mo na noon? Tear gas gunner o sniper o ano? Tear gas at saka naging kwan. OP na OP, tsaka yung grenade na. Doon ako nagsisimula magkuha ng grenade. Pero nasa taas ka naman, second floor yun. Second floor. Kasi yung katabi namin na building doon, may butas na doon binukuha ng kwan. So, sinusubukan kong ibato ko yung grenade doon sa butas na yun. Tapos doon sa pagitan naman nung LRB, tsaka yung puro kwan yun, puro bakod siya. Doon ko pinapasok sa bahay niyo yung mga grenade para hindi makapenetrate yung kalaban kasi halos kadikit na lang namin yung kalaban dun eh. So, nung nagising ako siguro, agis na ako ng mga 4 na grenade na tumahimik na. Tapos, lumipat naman dun sa kabilang bahay. Yung kabilang bahay, may binutas na naman sila dinadaanan. So, yung butas na malaki na yun naman yung tinergas ko dun. So, yun na. Hanggang sa yung time na yung ko na. Yung baga, bago maghapon na yon yun na yung team ni nakapasok na yung mga kwan, yung buong
yung section na yun, nakapasok na dun sa building na yun, doon na. Ngayon yung isang team, naka-skirmish na sa gilid, na binagbagan na naman nila, binagbagan yung harapan nila kasi doon na naman naglipat yung kalaban sa north, June north, doon na yung kalaban. So doon na naman kami nag-shape ng tear gas at saka yung mga machine gunner namin at saka yung tropa. So bago natapos yung kwan, yung pagkatapos ng mga paggamit namin ng tear gas na yun. So andun si sir sa building yun. Lumapit ako doon sa team leader kay Sergeant Gamba, yung team leader ng isang team. So Ujit, anong naging effect muna ng tear gas mo? Masabi mo na naging epekto niya? Epekto, malaking epekto sa kalaban. Ay talagang, kumbaga, yung naka-defense na para hindi kami maka-forward is lumayo dun sa vicinity namin. Kumbaga, mag-atras na sila. Kumbaga, lumayo sila dun sa ako namin, dun sa kung saan is dinidepensahan nila yung sector na yun para hindi kami maka-forward yung tropa. So pag gamit namin ang targets nyo, nagdahan-dahan silang umatras papunta doon sa mga target 11 na yun. Tsaka yung T-20 na yan. So yun yung magandang epekto ng targets doon sa kalaban. Hindi, kasi kung puro grenade lang, kung hindi makabot yung grenade mo at may cover na napadir, hindi makakasualty basta-basta doon sa kalaban. Kumbaga, hinahayaan na lang nila. Mas hindi lang sila mabagsakan ng grenade sa position na. Kung pader lang, hindi sila matamaan ng grenade. Pero kung may pasok mo siya sa kwarto o sa mga butas, malaking tulong. Nung pagkatapos mo meron ka bang narinig na thank you sa mga kasama mo o sa CEO mo? O... Narinig ko sa radyo kay Batcom niya, good. Maganda sa pakaramdam mo is naliligaya ka na kasi mayroong isang parang okay yung ginawa. Yung sa tropa naman, hindi mo naman sabihing thank you. Wala na naman maririnig na ganyan thank you si oras ng kanyon eh, ng gera talaga. So makikita mo nilang sa mga itsura nila na pandi sila. Kumbaga, na-appreciate nila kung ano yung effort na ginagawa ng bawat isa doon. So, ando doon yung tropa mo na kahit hindi nila sabihin is makikita mo lang sa kanila na maganda. Maganda kasi at least kahit paano nakaka-proceed kami. Kahit dahan-dahan lang kami makaproceed doon sa tulong ng tear gas na yun tsaka ng grenade is kwan. Hindi mo man marinig dun sa tropes, mararamdaman mo nalang umakikita mo sa tsura ng mga mukha nila. Kumbaga nakakabawas ng kaba sa mga tropa na advantage kami, advantage position. So nung natapos na kami dun sa mga kanin, wala nang resistance dito sa right side namin. Dito na naman kami sa junior namin. Nandun yung isang team ni Juan, isang team ni San Gamba. Tapos yung isang team na doon sa may building na pinasusunan namin. So lumapit ako doon sa team ni Sarang Gamba. Sabi niya, andyan daw. So, andyan. So yung ginawa ko, yung mga grenade nila, halos sa akin ibinibigay ako na nilang nagbabato ng grenade doon sa... Siguro na kasanayan na nila na ako na lang yung naghahagis. Kaya, ako naman is, kumbaga... Dahil nagustuhan ko na rin hagis ng grenade, hindi ginagrab ko yung binibigyan nila sa kanya. Sige. May experience ka na ba dati sa grenade na ganun kadami? Walang, hindi pa ako naka-experience ng talagang ganun karaming hagis ng grenade. Pero bakit pa ngayon, di ba? Tear gas, di mo alam, pagpag ka, gamit mo na. Grenade, di ka masyadong ano pa. Sniper, spatter, bago, parang hindi mo pa rin nagagawa ng ano, volunteer ka pa rin. Ano yan? Parang adventure sa'yo? Ang feeling mo na? Parang ang pakaramdam ko dun, once na
Na, yung unang pakiramdam ko doon, una nag-iisip din ako eh. Paano kung gaya nung sa tergas, yung sinitingin-tingin ko siya, yung butas nung mula doon sa panggagalingan ng tergas na lalagyan, luludan mo siya, tsaka yung barrel niya, is parang hindi siya align. Sabi ko, paano kung pagputok, eh, hindi na siya lumabas doon sa butas. Kumbaga, magkakameron ka na naman ng, magkakameron ka ng hesitate kung gagawin mo yun. Pero sige, sabi ko, madami na kasi, hindi dito na sa akin yun eh. Hindi dito na ako yung pagkakataon na i-deliver ko to. Hindi man, kaya pa naman natin tumakbo kasi malakas pa naman tayo ng mga time na yun. So, pag-try ko nung theft nargas na yun, so, nag-release siya, pumutok siya. So, gumaan yung pakaramdam ko. Ako naman kasi pag ang pakaramdam ko ay gumaan agad, ang feeling ko ay secure na yung hang ko doon. Ayan. Sa pamilya mo ba ganyan ang style nyo? Ano mo na intermission mo tayo ng pamilya? Dahil, bakit ganun yung style mo sa diskarte, pag gumaan yung ano, pagpag na? Natali yung sa pamilya ko, hindi ko kuhan yung mga, kumbaga, hindi kami nagkameron ng bonding ng pamilya ko ng ganun ka matagal talaga na wal. So ako naman dito lang ako nagkameron ng saktong pag-iisip talaga nung nakapasok na ako ng military. Kumbaga, na-matured na yung isip ko dito na ako sa military. Dahil, counting background na pamilya? Sa background ng pamilya ko, laki kami sa mahirap. Ngayon, wala kaming guwan. Hindi ako, kinagisnan ko ng wala kaming TV, wala kaming rep. Ang bahay namin si Hap lang na simento mubuong is niya is yung pawid lang. So, nakikita ko dun sa area namin, dun sa barangay namin si isang tuwa lang, hindi ka tatrabaho, hindi ka makakakain, parang ganun lang. So ayokong dumaki na ako sa, nagtatabas kami ng, nag-harvest kami ng tubo. So, nung high school ako, nagkakameron na ako ng konting isip na kung babalik ako dito is napakahirap, parang ayoko ng ganung buhay. Parang ayokong kakameron ng asawa eh, yung mga anak ko eh, maging anak ko eh, mapapagay sa buhay ko na walang kinabukasan. So, nung nakapasok na ako ng militaris, parang ginawa ko yung kung ano yung trabaho ko is gampa lang ako. Hindi ako gumagawa ng ikasisira sa serbisyo ko, kung ganun. Para hindi ka mawala ng trabaho, kumbaga. Yun yung naging background ko. Kaya kung ano yung trabaho ko, ginagawa ko lang ngayon. Kung ano yung sa amin naman, yung gumagawa ka ng trabaho, bibigyan ka rin ng magandang kwan eh. Kumbaga, meron ka rin kapalit na magiging maligaya ka dito sa pagiging sundalo ko. No, yun lang yung palagi kong ginagawa sa life ng circuit ng pagtrabaho ko dito sa pagiging military ko. Kasi doon ako kumukuha ng kabubuhay ko at ikagaganda ng pamilya ko. May asawa ka na? Meron akong asawa, nagkakaroon kami, kasal kami sa West. Pero hindi ko pa na-declare na kwan na kumbaga na married na ako. Anong buhay mo nung anong pinagkakitaan ng pera? Yung kinagisnan ako nung yung sa amin sa Batangas. Talagang tubo lang, mag-harvest ng tubo. Talagang maghapon mo kang magtatabas ng tubo. Abutin pa ng 2 days bago ma-dispatch yung truck na yun, ma-deliver dun sa central. So yung kumikita lang kami doon ng Juan. Siguro pinakamataas na namin kinikita dati doon, nasa mga 150 yung tunilada niya, pero mababawasan pa yung kung marami kayong magkakasama.
doon sa isang truck lang na yun. Papasanin mo siya yung mga tubo pa doon sa truck na yun, ikakarga mo siya. Tapos, halos abutin nga na rin ng maghapon sa paghahakot, ikarga mo lang doon sa truck na yun. So, doon lang ako, minsan doon lang ako nakakuha ng baon ko. Minsan niya, hindi pa ako pagpasok ko, wala akong baon. Minsan, chinelas ko, butas pa yung sasakong niya, yung dito niya sa... So, dahil may isip na tayo, nakaramdam tayo ng hiya. Sabi ko, kung matapos man lang ako ng high school, sabi ko, nahanap talaga ako ng magandang trabaho. In case na magkaasawa ko, eh, saan ako na lang ako babawi. Ang ganun. Nung tamin, hindi ko naiisip yung para sa sarili ko eh. Gusto ko lang maging yung magiging future ko, balang araw. Paano ka nakapasok lang ng patrolinger? Nung unahin ko muna nung kwan, nagkwan ako, nag-training pa ako ng BCMT, yung mga parang reserve army ako nung kwan. Sa, natanda ko pa yun sa Los Baños, Laguna. Training ako ng 3 months doon. So, pagkatapos noon, nung hindi pa ako nakaka-apply doon sa ng training yun, hindi pa ako maka-apply doon sa military. Hindi ko pa alam yung sa ranger na yun, sa scout ranger, sa military. So, nagtrabaho po ako ng factory. Nakadalawang kwento ako doon sa factory. Dalawang kontrata na tigsi 6 months. Hanggang sa after noon is yung best friend ko ng mula elementary hanggang high school, may kapatid siyang military na member ng Scout Ranger. Ang sabi niya is may exam sa magsaysay. Nung after, pinapunta kami doon, nag-exam kami. Nung nakapasa kami, Nga after 1 week, pinaproceed niya kami ng San Miguel, Bulacan, doon sa Camtex. So, pina-strike niya kami doon sa kapatid ng kabatch niya. Hindi naman marami ang ranger sa Batangas, di ba? Bibihira yung sundalo sa Batangas, lalo na yung scout ranger. Wala akong, baga hindi mo makakuan yung scout ranger doon na hindi kilala. So, yung kuya niya, yung nagdala sa amin doon, mga doon niya kami pina-strike. Hanggang sa process kami ng mga papers, hanggang sa dami-dami naming aplikante doon, hindi ko din alam talagang para sa akin siguro yung makapasok ako ng kondot. Pagiging sundalo doon sa San Miguel, Bulacan. So, after nung training yun, mag-report ako dun sa kwan, sa regular kwan, dun sa mga kumpanya. So, ayun, yung trabaho ginagawa ko lang. Hindi ako gumagawa ng ikakasama ako o ikakasama ng tropa ko. Baga, lagi ka lang makisama sa tropa. Dahil iniisip mo yung pamilya mo? Iniisip ko yung pamilya ko at yung trabaho ko. Kasi kung mawala pa ako sa trabaho ko na to, eh wala na akong ibang alam na trabaho. Hindi dito lang talaga sa military. Yun lagi ang iniisip ko. Gawin ko yung trabaho ko dito. Huwag akong makasakit ng kapwa ko. Kasi before man ako malis dun sa amin, yun lagi yung advice na huwag akong maging mayabang dun sa kwan o makasakit dun sa kapwa ko sundalo. So, yun yung laging pumapasok sa akin. Gawin ko lang yung trabaho para hindi ako malis dito sa serbisyo ko. Siyempre, dito lang tayo talagang baga, mabubuhay o magkakameron ng katuturan yung habang tumatagal o tumatanda ako. Dito lang ako magkakameron talaga ng kinabukasan ko. Wala na akong ibang pumapasok sa isip ko na iba pa makakatulong sa akin, kundi ito lang talaga. Yun yung dala-dala mong attitude nung bago mo sagutin na magpo-post na tayo, papalit ako. Pwede mo bang ganun yun habang kinukwento mo yung pag-granada? Last phase na to, pag-granada na, di ba?